Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang action drama film na Shark, The Beginning. Tara na't panoorin natin. Sa simula ng pelikula ay ipinakilala ang magaling na MMA champion na si Jung Do-yoon. Bago man siya sa larangan ng MMA boxing ay mabilis siyang sumikat at nakilala. Isang gabi matapos niyang ma-knockout ang kalabang Mexican ay nasabik siyang umuwi ng bahay. Ang kanyang ina at kapatid na babae ay pinagluto siya ng masarap na pagkain. Gayunpaman, pagdating niya sa bahay ay nakita niya ang ina at kapatid na naliligo sa sarili nilang dugo. Biglang may umatake sa kanya mula sa likod at sinubukan siyang patayin. Gamit ang kasanayan ay nadepensahan niya ang sarili at inilabas niya ang galit sa mga nanloob sa bahay nila hanggang sa mapatay niya ang mga ito. Lumipat ang eksena makalipas ang 2 taon kung saan ay nanonood ng balita ang ilang estudyante tungkol sa pagkakakulong ni Do-yoon. Ang mga taong napatay niya ay mga magnanakaw at dahil ginamit niya ang kanyang kasanayan sa martial arts ay itinuring itong isang pag-atake at hindi self-defense. Dahil dito ay ikinulong siya sa salang pagpatay. Sa harap ng klase ay nakaupo ang isang tahimik at mahiyaing binata na nagngangalang Wusol. Matindi ang pambubuli sa kanya sa dati niyang eskwelahan na naging dahilan ng pagiging matatakutin niya. Ngunit nang lumipat siya sa bagong eskwelahan ay nagkaroon siya ng bagong kaibigan at nagbalik sa normal ang kanyang buhay. Pagdating ng guro ay ipinakilala nito ang isang bagong estudyante sa klase. Siya ay isang atletang boksingero na nagngangalang Sok Chan na knock out sa pinapasukan niyang eskwelahan. Ito rin ang bully na iniiwasan ni Wusol. Sa kasamaang palad ay parehas ang nilipatan nilang eskwelahan. Nanginginig sa takot si Wusol nang makita si Sok Chan. Bumabalik ang lahat ng kanyang masasamang alaala ng pagmamalupit ng bully sa kanya. Nang umalis ang guro ay binugbog ni Sok Chan ang bully na pinakamatapang sa klase upang iparating niya sa lahat na siya ang masusunod sa eskwelahang iyon. Nilapitan niya si Wusol upang kumustahin at muling saktan ng walang dahilan. Nang pigilan siya ng isang babae ay sinaktan niya rin ito. Nakiusap at nagmakaawa si Wusol kay Sok Chan na lubayan niya ang babae. Agad niyang pinagsisihan ang pakikialam dahil hinarap siya ng bully at binigyan siya ng leksyon. Di siya tinigilan nito kahit pa hindi siya lumaban. Nang malugmok sa sahig ay may nadampot siyang ballpen upang depensahan ang sarili. Hinamon siya ni Sok Chan na itarak ito sa mata niya. Nataranta si Wusol kaya naitarak niya ang ballpen sa mata ni Sok Chan. Sa sumunod na eksena, dininig sa korte ang kaso ni Wusol na inaakusahan siya sa salang attempted murder. Dahil sa sobrang takot na magsalita laban sa bully, idineklara siyang guilty at sinentensyahan ng 3 taong pagkakabilanggo. Pagkatapos nito ay inaresto siya at isinama sa iba pang nahatulan upang dalhin sila sa kulungan. Sa bus ay nakatabi niya sa upuan si Do-yoon na ang tingin sa kanya ay mukhang inosente. Sa kulungan ay pinagpalit sila ng damit at tinabasan ang kanilang buhok. Nakipagkaibigan sa kanya si Hyun-min na may kasong pagnanakaw. Sa loob ng rehas, ipinaalam sa kanila ng isang lalaki kung sino ang mga leader na dapat nilang pangilagan. Isa na rito si Sang-yab na dating national judo player na pinigilan ang mga tusong sina Won-jun at Sang-yong na manakit ng kapwa nila preso ng walang dahilan. Nagsabwatan ang 2 upang mabartolina si Sang-yab. Mula noon ay pinamunuan nila ang bilangguan, inuutusan ang mga bilanggo, at binubugbog ang sinumang trip nila. Gayunpaman, ang pinakaastig sa kulungan ay si Do-yoon na iginagalang ng lahat. Hindi niya pinapakialaman ang diskarte ng iba at hindi siya nakikipag-away sa sinuman maliban na lang kung siya ay hahamunin. Siya ang pinakamagaling na boksingero sa mga bilanggo kaya naman kahit sina Won-jun at Sang-yong ay natatakot sa kanya. Sa kanilang unang araw sa bilangguan, sina Wusol at Hyun-min ay nanood ng football match sa pagitan ni Won-jun, Sang-yong at kani-kanilang mga koponan. Nang ma-injury ang 2 manlalaro ay hiniling ni Sang-yong na sumali sina Wusol at Hyun-min. Ayaw nilang pag-initan sila ng 2 leader kaya sumali na lang sila sa paglalaro ng football. Halos hindi gumagalaw si Wusol na naging dahilan ng paghina ng koponan ni Sang-yong. Sa takot na maparusahan ay sinipa ni Wusol ang football ngunit yag balls ni Won-jun ang tinamaan niya. Sa sakit ay napaluhod ito sa lupa at galit na galit. Nang makarecover ay kinaladkad ni Won-jun at ng kanyang mga tagasunod si Wusol upang dalhin ito sa isang sulok. Ito ang nagpapaalala sa kanya noong mga oras na pinagtulungan siyang saktan sa eskwelahan. Nanginginig siya sa takot, umiyak, at nagmakaawa ngunit walang nakikinig sa kanya.
nang makasalubong nila si Do Hyun ay umarte silang parang walang nangyayari. Dahil dito ay napagtanto ni Woo Sol na takot ang mga bully kay Do Hyun. Nang makatsyempo ay nagpumiglas si Woo Sol at hinabol si Do Hyun upang humingi ng tulong. Ayaw sanang makialam ni Do Hyun ngunit nang magmakaawa sa kanya si Woo Sol ay nagdesisyon siyang tulungan ito. Dahil sa pangingialam ni Do Hyun ay pinagsalitaan siya ng masama ni Won Jun at inatake ng suntok. Ngunit nailagan niya ito hanggang sa pinawalan niya ang kanyang huling suntok na nagpabagsak sa bully. Sa loob ng bilangguan ay tinuturuan din sila. Habang nasa klase ay di maalis ang matalim na tingin ni Won Jun kay Woo Sol. Gusto nitong makaganti sa kanya dahil hindi niya kaya si Do Hyun. Maya-maya lang ay tinawag si Woo Sol ng jail guard upang harapin ang dalaw niya. Ang dalaw niya ay walang iba kundi si Sok Chan. Tuluyan nang nabulag ang isang mata ng bully nang tusukin ito ni Woo Sol. Sinabi ni Sok Chan na nasira na ang career niya sa boxing at hindi na rin siya makapag-aral. Sinisi niya ang lahat ng ito kay Woo Sol. Galit na galit ang bully at matagal nang hinihintay ang paglabas niya sa bilangguan upang makapaghiganti sa kanya. Takot na takot at paulit-ulit na humingi ng tawad si Woo Sol sa kanya. Nagmamakaawa siya na patawarin siya ni Sok Chan ngunit nanindigan ito na aabangan ang paglaya niya upang tuluyan na siyang mapatay nito. Nang sumunod na araw sa klase, napansin ni Woo Sol ang pagsasanay ni Do Hyun sa labas ng bintana. Napagtanto niya na mayroon siyang 3 taon upang mag-aral ng martial arts at may pagtanggol niya ang sarili laban kay Sok Chan. Oras ng break time, pinuntahan niya si Do Hyun at hiniling sa kanya na turuan siya ng self-defense. Sa una ay tumanggi si Do Hyun dahil natatakot siyang gamitin ni Woo Sol ang kasanayan sa masamang paraan tulad ng iba. Nagmakaawa si Woo Sol dahil pagod na siya sa mga pambubuli ng mga tao sa paligid niya. Dumating siya sa puntong pagod na siya sa kaduwagan niya dahil di niya kayang ipagtanggol ang sarili. Naawa si Do Hyun at nagdesisyon na turuan siya ng martial arts. Gayunpaman, upang subukan ang kanyang tibay, hiniling sa kanya ni Woo Sol na tumakbo ng 100 laps sa loob ng 40 minutes. Sisimulan nila ang pagsasanay kung magagawa niya ito. Upang patunayan na karapat dapat siyang turuan, nagsimulang tumakbo si Woo Sol at hindi nagbago ang bilis ng kanyang takbo kahit pa hindi pa siya sanay. Habang tumatakbo siya ay naalala niya kung paano siya ininsulto, kinaawawa at binugbog ni Sok Chan at ng grupo nito. Minsan ay naihi siya sa pantalon sa sobrang takot niya. Nagdulot ito sa kanya ng matinding kahihiyan. Ang mga pangyayaring iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Sa mga huling lap ay halatang nahihirapan siya. Hiniling sa kanya ni Do Hyun na tumigil ngunit kinumpleto ni Woo Sol ang 100 laps bago napahiga. Tapos ay sinigaw niya ang lahat ng kanyang frustration. Bumangon siya at pinilit pang tumakbo. Nang pigilan siya ni Do Hyun ay doon na siya tuluyang nawala ng malay. Ngayon ay naiintindihan na ng dating MMA champion na kailangan talaga ni Woo Sol ng tulong niya. Nakiusap siya sa warden ng bilangguan na ilipat si Woo Sol sa kanyang selda. Bilib ang warden sa kanya dahil simula nang dumating siya sa bilangguan ay nabawasan ang gulo sa institusyong iyon. Kaya naman pinayagan siya nitong makasama niya si Woo Sol sa iisang selda. Agad na pinatawag si Woo Sol upang ilipat siya ng ibang selda. Pagdating ni Woo Sol sa selda ni Do Hyun ay agad na sinimula nila ang pagsasanay. Unang pinagawa sa kanya ay ang pagpupush up ngunit masagwa ang pinakita niya kaya napabuntong hininga na lang si Do Hyun. Napagtanto niya na kailangan niyang pagtiyagaan ang pagsasanay kay Woo Sol. Samantala, si Won Jun ay nagsasanay din at nagpaplanong saktan si Woo Sol kapag hindi niya kasama si Do Hyun. Nagmungkahi ang mga tagasunod niya na targetan nila ang kaibigan ni Woo Sol na si Hyun Min. Sa selda ng dalawa, hindi kaya ni Woo Sol na buhatin ang katawan sa baras. Tinanong siya ni Do Hyun kung paano siya magsasanay kung mahina ang kanyang katawan. Nang sabihin ni Woo Sol na gusto na niyang magpahinga ay sinabihan siya ni Do Hyun na bumalik na lang siya sa dating selda niya at doon siya magpahinga. Ayaw ni Woo Sol na magbalik sa dating gawin na inaapi kaya napilitan siyang ipagpatuloy ang training. Nahirapan man siya ay nagawa niyang may angat ang sarili sa baras. Araw-araw ay nadadagdagan ang bilang ng kanyang push-up at nahihirapan siyang makasabay. Kasabay nito ay tinuro sa kanya ang tamang galaw sa pagsuntok at ang tamang pagkain upang lumaki ang kanyang katawan. Tinuro din sa kanya ang tamang pagsipa at patuloy na pinalakas ang katawan niya sa iba't ibang klase ng ehersisyo. Sa loob ng selda ay ipinakita sa kanya ni Do Hyun ang technique sa mixed martial arts.
dinagtagal ay unti-unting nakikita ang malaking pagbabago sa kanyang galaw at sa kanyang pangangatawan. Sa panahong iyon ay nabuo ang isang tunay na pagkakaibigan sa pagitan ni Do Hyun at Woo Sol. Samantala sa labas ng bilangguan, madalas ay naghahanap ng away si Sok Chan. Nakaharap niya ang dalawang lalaki na miyembro ng isang sindikato. Hindi niya pinalampas ang paninigaw sa kanya kaya hinarap niya ang dalawang lalaki. Nakuha niya ang atensyon ng leader ng sindikato kaya inalok siya nito ng pera at posisyon sa gang. Noong una ay tumanggi siya dahil ayaw niyang magpasakop kahit kanino. Nang tutsain niya ang leader ay sinampal siya nito. Binigyan siya ng huling pagkakataon na sumali sa gang kung saan ay magtatrabaho siya at magsasanay. Sa huli ay kinagat ni Sok Chan ang alok ng leader. Kinabukasan sa bilangguan, habang naghahantay ng magtuturo ang mga bilanggo ay nabanggit ni Hyun Min kay Woo Sol na magkakasama na ulit sila sa selda dahil malilipat na si Do Hyun sa ibang kulungan. Walang ideya si Woo Sol tungkol dito. Habang nagsasanay ay tinanong niya si Do Hyun kung talaga bang malilipat siya ng ibang kulungan. Kinumpirma ni Do Hyun ang pag-alis at sinabihan siya na mag-focus sa training niya sa halip na malungkot at mag-alala. Kasabay nito ay hinila si Hyun Min ng dalawang tagasunod ni Won Jun. Patuloy na sinaktan ng dalawa ang di pumapalag na si Hyun Min. Ngunit sa kalagitnaan ay pinigilan sila ni Woo Sol. Inutusan siya ni Big Boy na tumingin sa ibaba kapag kinakausap siya ngunit di niya ito sinunod. Nang atakihin siya ay naunahan niyang pabagsakin ito kaya parang namaligno ang kasama nito. Sa galit ni Hyun Min ay ginantihan niya ng kutos ang nanahimik na bully. Dinagtagal ay nalaman ni Won Jun ang nangyari kaya nanggagalaiti ito sa galit. Inutusan niya ang mga tagasunod na dalhin si Woo Sol sa kanya sa anumang paraan kung ayaw nilang masaktan. Natakot ang mga ito kaya pinakiusapan nila si Woo Sol na harapin si Won Jun. Pumayag siya at pinuntahan si Won Jun sa gawaan ng kahoy. Bago pa makapagsalita ang sigang tulisan ay yumuko si Woo Sol at humingi ng tawad sa pananakit sa kanyang tagasunod. Ipinaliwanag niya na una nilang sinaktan si Hyun Min kaya pinigilan niya ang mga ito. Ipinagtanggol niya lang ang sarili nang atakihin siya. Lalong nagalit si Won Jun sa paghingi niya ng tawad. Pagkatapos nito ay nagsimula ang away sa pagitan ng dalawa. Makikita ang katibayan ng kasanayan ni Woo Sol sa kanyang mga binibitawang suntok at sipa sa kalaban. Halos magkapareha sila ng husay sa pakikipaglaban. Ngunit sa huli ay nagawang ma-knockout ni Won Jun si Woo Sol. Ang akala ng lahat ay tapos na ang laban ngunit nagawang makabangon ni Woo Sol para sa ikalawang round. Nakatikim pa siya ng suntok ngunit nang paulit-ulit niyang hinedbat si Won Jun ay bumagsak ito. Di niya ito tinigilan ng suntok hanggang sa pigilan siya ni Do Hyun. Sabay silang naglakad palabas ng woodworking shop. Samantala sa labas ng kulungan, kinikilala si Sok Chan bilang isang kinatatakutang street fighter. Natutuhan niya ang malupit na galawan ng mga gangster at masaya siyang nakahanap ng pagkakataong gawin kung ano mismo ang gusto niya. Sa sumunod na eksena, nagsanay sina Woo Sol at Do Hyun sa huling pagkakataon. Sa kanilang pag-e-sparring ay muntik ng masuntok ni Woo Sol ang mukha ni Do Hyun. Sa wakas ay nakumpleto na ang training ni Woo Sol at ito rin ang oras ng paglipat ni Do Hyun sa ibang piitan. Naging mabigat para sa kanila ang paghihiwalay. Bago umalis ay tinanong ni Do Hyun si Woo Sol kung alam niya kung ano ang shark. Ipinaliwanag niya na ang isang shark ay dapat palaging gumagalaw dahil kapag ito ay tumigil, ito ay lulubog. Sinabihan niya si Woo Sol na kaparehas niya ang isang shark. Matapos ng pag-uusap ay nagpaalam na si Do Hyun. Kasabay ng paglipat ni Do Hyun ay nakalabas na ng Bartolina si Sang Yab. Sa kanyang presensya ay mababawasan na ang pambubuli sa kulungan. Sa parehas na araw ay hinamon ni Sang Yong si Woo Sol sa isang laban. Sinabi ni Woo Sol na kung mananalo siya laban kay Sang Yong ay ipapangako nito na ititigil na niya ang pambubuli sa mga kasamahan nilang bilanggo. Pumayag si Sang Yong at nagpa siya silang magkita sa likod ng bodega sa loob ng 5 araw para sa laban. Dumating na ang araw ng laban ngunit dumating ang dalaw ni Woo Sol na si Sok Chan. Isa sa mga tauhan ni Sok Chan ang nagsabi na matagal nang nagsasanay si Woo Sol at natalo na nito ang isang leader sa kulungan. Imbes na mag-alala ay excited si Sok Chan sa araw ng paglaya ni Woo Sol dahil mas magiging interesante ang laban nila. Matapos ang dalaw ay dumiretso si Woo Sol sa napag-usapang labanan. Muli ay tinanong niya ang bully kung paninindigan niya ba ang pangako niya. Sumang-ayon ito kung matatalo siya ni Woo Sol. Agad nilang ipinamalas ang kanika nilang kasanayan sa martial arts.
Pareho silang sanay ngunit sa kagustuhan ni Woo Sol na matigil na ang karahasan sa loob ng bilangguan ay hindi siya napagod sa laban. Kumpara kay Sang-yong na kahambugan lang ang ipinaglalaban kaya dinagtagal ay na-chokehold niya ito dahilan upang sumuko at sumang-ayon ang bully sa napag-usapan nila. Kasunod nito ang pagdating ng mga jail guard kaya nalagay sila sa Bartolina. Pagkaraan ng ilang araw ay pinakawalan din sila sa Bartolina. Tinanggap ni Sang-yong ang kanyang pagkatalo at nangakong hinding-hindi naman nanakit ng sinuman gaya ng napagkasunduan nila. Sa paglipas ng panahon, ang lahat ng mga leader ay ipinagpatuloy ang kasunduang walang mambubuli sa loob ng bilangguan. Wala nang away na naganap sa kulungan at ang lahat ay naging magkakaibigan. Sa ibang piitan, sinasanay ni Do Hyun ang isang kakosa tulad ng pagsanay niya kay Woo Sol. Nang malapit na itong sumuko ay sinabihan niya itong kaya nitong tapusin ang 100 laps tulad ng nagawa ng dating tinuruan niya. Sa wakas ay lumipas na ang 3 taon at dumating na ang oras ng paglaya ni Woo Sol. Sa labas ay naghihintay si Sok Chan upang makaganti sa kanya. Tinanong siya ni Woo Sol kung ano ang ikinagagalit niya gayong wala naman siyang ginagawang masama sa kanya. Ang tanging nagawa niya lang ay depensahan ang sarili. Nagsabi si Sok Chan na gusto niya lang tapusin ang laban nila. Nagsimula ang huling labanan ng dalawa. Liyamado si Sok Chan sa dami ng tama ng suntok na sinalo ni Woo Sol mula sa kanya. Dinawala ng pag-asa si Woo Sol at ginamit niya ang kaalaman sa paggamit ng tuhod at paa. Hindi nagtagal ay lalo siyang nasaktan sa bilis ng galaw ni Sok Chan. Nang makulata siya ay naalala niya ang sinabi ni Do Hyun tungkol sa shark na hindi tumitigil sa paglangoy upang hindi ito lumubog. Nakaipon siya ng lakas at muling bumangon. Naalala niya ang tinuro sa kanya ni Do Hyun na kakaibang suntok. Sinalag ng ulo niya ang suntok ng bully bago niya inatake ito gamit ang natutunang suntok. Laban ng matira ang matibay ang nangyari hanggang si Sok Chan na mismo ang sumuko sa laban. Naglakad palayo si Woo Sol at iniwanan ang talunan na si Sok Chan. Sa huling eksena, dinalaw ni Woo Sol si Do Hyun sa bilangguan. Nagtanong si Woo Sol kung bakit di gaanong gumagalaw ang shark na nakita niya sa aquarium dahil sa pagkakaalam niya ay dapat itong gumagalaw palagi. Nagsabi na lang si Do Hyun na baka patay na ang shark na nakita niya. Parang naguluhan si Woo Sol kaya tinawanan na lang nilang dalawa ang tungkol dito.